Okay, pangatlo. Next. Thank you. To help the students formulate Bible lesson as they minister to the people. Okay, mahalaga din to na tama yung tinuturo natin. Mag-formulate tayo ng mga Sunday school teacher dito, mag-formulate ng mga tamang lesson coming from the Bible. At magiging tama yung lesson kung tama yung pagkaunawa. Kung tama yung pagka-analyze. Although, siyempre, God sometimes gumagawa siya beyond our human abilities and capacities. Si God na ang nagdadagdag sa mga kulang natin. But we need to come up with that. And then, last, please, na number 4. To encourage the student to develop passion in preaching the Word of God. Oh, we need to be passionate. Ano? Last week, nasa ano naman ako, nagturo naman ako ng subject na ito sa Mindoro. At malayo yung Mindoro, ano, I had to travel. At yung pag-uwi ko, gabi na ako sumakay sa barko. Gabi na ako sumakay sa Pascat. At maalo na paggabi, ano. So, but I need to be there. And nakita ko yung mga pastors doon sa mga Christian workers na anong-ano talaga sa mga lessons ng, tamang lessons ng Biblia. Ano, so kahit malayo, kailangan may passion tayo na ang Word of God, ang primary solution sa mundong ito, na yung mga tao mapalapit sa Diyos, manumbalik sa Diyos, at magkaroon ng puso. Tayo mga teachers ng Word of God, we need to develop that kind of passion. It is not just a work while teaching the Word of God. It is our call and should be our desire to proclaim the Word of God so that this world will be healed. Fallen kasi ang mundo. Kailangan ng gamutin. At ang Diyos ang makagagamot dito. At ang isang medicine niya dito, yung Word of God mismo. Kasi na ako, turning point sa akin ang gospel. Kung paano umepekto sa akin sa buhay ko ang gospel, nung nakilala ko si Jesus Christ, na-encounter ko siya, nagkaroon ako ng turning point. At naranasan ko yung pagbabagong buhay.